Samantala, siyam na individual ang makakauwi na sa kanilang probinsya sa Isabela sa tulong pa rin ng Balik Probinsya Bagong Pag-asa Program. Si Luisa Irispe sa Detalye Live. Rise and shine, Luisa. Bagong Pag-asa Program. Noong nagdaang linggo, 32 individual o benepisyaryo ng BP2 ang napauwi ng pamahalaan papuntang Ormocleite. Ngayong susunod na batch, 9 na individual naman ang tutulungang makauwi sa Isabela. Tulad ng mga nagdaang procedure, ngayong araw sila isa sa ilalim sa swab test. Kapag lumabas na ang resulta, ay saka sila papayagang makabiyahe. By land naman ang biyahe nila pauwi at nagtalaga ng isang bus para sa kanila ang Land Transportation Franchising Regulatory Board. Imbis naman na bukas ang biyahe, mamayang alas 12 ng madaling araw na sila agad babiyahe o uuwi. Lahat ulit ng gastusin tulad sa mga dokumento, swab testing at kahit tutulugan at kakainan habang naghihintay ng biyahe, sagot ng gobyerno. Pag-uwi naman nila sa kanilang probinsya, tutulong pa rin ang iba't ibang ahensya tulad ng DSWD, DOLE, DTI, Department of Agriculture at TESDA na may alok na programa para sa kanila. Gani sa ngayon, dumating dito yung mga benepisyaryo bandang mga alas 6 ng umaga. At sa ngayon, isa-isa naman silang tine-check yung mga dokumento at binibigyan ng mga ID ng balik probinsya bagong pag-asa program. Sa ngayon, sumasa ilalim na sila sa orientation kung ano nga yung mga pagdadaanan nilang proseso tulad ng swab testing. After orientation, ay tsaka naman sila dadaan sa swab testing. Pagkatapos ng swab testing, gani ay saka naman sila dadalhin sa kanilang mga sleeping quarters para naman makapagpahinga bago ang kanilang biyahe mamayang alas 12 ng madaling araw. At yan muna ang latest mula rito sa Quezon City. Balik muna sa iyo, Gani. Maraming salamat, Luisa Irispe.